Ayan, hello, hello, hello guys. Ayan, dito tayo sa Barangay San Salvador, Masinloc, Zambales, Philippines. Ayan, kung saan ako pinanganak. Ayan, look at the place. Ayan, may white sand, magandang dagat. Ayan, palibot doon. Ayan na si Little Farmers, naunan na siya. Ayan, guys, dito ako pinanganak sa San Salvador Island. At talagang may pagmamalaki ko ito pagdating sa, syempre, sa dagat, malinis, white sand, ayan, pwede kang maligo, at syempre hindi natin, talagang syempre proud, being proud na taga isla ako, syempre mga tao, mga friendly, tapos mga anong tawag dito, magandang kapaligiran, of course. Ayan, as you can see, ito yung mga bata dito. Yung laro nila na yan ay laro ko rin nung ako ay bata pa. Nagbibilog kami ng bola. Saan yung bola mo? Ayan. Nagbibilog siya ng bola, tapos papatigasin niya yan. Tapos, papagsabungin. Ayan, kung sino ang ano, kung sino ang nabiyak, may pitik sa tenga. Namimiss ko tuloy si Lorenzo. Ayan, diba? O ayan, nakita niyo naman yung area namin na talagang malinis siya yung dagat namin. Although katatapos lang 'di ba ng bagyo, kaya medyo mayroon siyang mga sagbot ba. Ay ano sa tawag diyan? Mayroon siyang mga aragat or marami po siyang mga seaweeds na makikita sa paligid. Ayan. Kaya sobrang proud ako kasi every time na uuwi ka ng isla, mapifeel mo pa rin yung talagang wow. Hindi nagbabago ang beauty, hindi nagbabago yung ganda ng Isla San Salvador. Same, maganda yung buhangin. Hindi ko kakalimutan ang lugar ko saan ako lumaki, kasi talaga naman din maraming memories lalo sa area na katulad ng ganito. Dito kami naglalaro ng best friend ko si Lawrence. Kaya lang nauna na siya sa akin. So, kung babalikan ko yung mga time na naglalaro kami dito, naghahabulan, ayan, ganun nga, naglalaro ng bola, sabong-sabong ng bola, nakakamiss yung kabataan. Ganun, kasi talagang yung mga memories na hindi mo malilimutan na tumatak sa isip mo. Siyempre nga, tumatak sa isip mo. Ayun, maraming mga kaibigan, ayun, na hanggang ngayon ay connected pa rin kayo sa isa't isa. Ayan, naninilaw yung aking ngipin kasi katatapos lang namin kumain. May pusit, may mga seafoods yung aming kinain. Ayan, medyo mainit pero relaxing siya. Sisilong ka lang sa puno at malamig na. Ayan. Ngayon ay siguro ay nasa 1 o'clock na po ng tanghali. Opo, talagang kaka-enjoy, nakaka-relax pag ganitong yung sound ng dagat, talaga yung natural na music ng dagat, yung nakakaantok siya sobra. Parang ang sarap-sarap maglatag ng banig dito sa side, tapos matutulog ka. Yun yung mga nakakamiss. Kaya alam nyo, ang ano ko lagi, laging pahalagahan ang nature na meron tayo, dahil yung ligaya, yung benefits ng bawat isa na meron tayong magandang kalikasan, lalo na ang dagat, mga puno, na makikita mo ay yung balance ng nature. Ayan, hello! Ayan, na ang mga puno sa coastal area ay mahalaga, dahil ang mga puno na ito ay sila yung nag-hold ng buhangin. Yan, yung mga damo-damo na yan, sila, nakakatulong yan para ma-hold yung mga buhangin na nandito sa coastal area. Hello po. Ano, nagbibideo po si Kuya Lex. Ano pong name mo? 890. Ano po? 890. 890? Yun ang name mo? Yun ang pangalan mo? Wow, anong apelyido mo? Nano Dumundon ang apelyido mo? Apo. Kilala mo si Brenda Dumundon? Hindi po. Taga doon ka sa kabila? Doon sa part na yon? Hindi po, doon po ay. At dito po bahay nyo? Kasi mayroon akong friend doon, sila sa kabila.
Ayan, okay po. Dumundun daw po siya. My friend ako when I was in elementary. May kaklase ako si Dumundun. Hello, hello. Mega, mega shout out dyan kay Brenda Dumundun. Ayan, siya po yung kaibigan namin ng elementary. Ayan, balik tayo doon sa topic natin na yun nga, kailangan nating ingatan yung kalikasan natin kasi yan po yung magbabalik sa atin ng magandang benefits. Opo, sige po. Magbabalik siya ng magandang benepisyo sa atin tulad ng magandang hangin. Kung mayroon tayong mga puno sa gilid ng dagat ay pinoprotektahan niya yung ating dagat, yung coastal natin para hindi ito mag-erode. Kasi nga global warming, mataas na ang tubig kaysa sa dating level nito. Kahirinan ako. Ayan, itong aroma, tumutulong siya din. Itong kamatsili at itong ibang variety ng mga grasses na nandito sa gilid ng dagat na nakakatulong para paprotektahan yung mga buhangin natin. Maliban doon kasi mayroon pang ibang nangyayari kung bakit nagkakaroon ng coastal erosion, which is yung kinukuha ng mga tao yung buhangin para ito ay gawing hollow blocks para sa kanilang bahay kasi malayo dito yung palengke. Kaya main source para sa materials na gagawin sa bahay ay yung itong buhangin. Pero ibinabawal na po ito ngayon. Siyempre hindi pa rin maiiwasan, meron pa rin mga ilang tao na gumagawa pa rin ng hindi maganda para dito. Although alam na nila yung mga bagay-bagay na legal na para maprotektahan ang ating coastal area. Ay, well, pero ganun pa man, maligaya ako na nakauwi ako dito sa isla, which is ang ganda pa rin niya. Nakaka-relax na parang bumabalik ka sa pagkabata na naaalala mo yung mga happy memories ng mga bata pa kayo, naghahabulan kayo dito sa dagat, dito ka tumatakbo-takbo, dito ka naliligo, tapos bandang hapon bigla may sisigaw na lang ng pangalan mo, may dala-dala ng pamalo para umuwi. Yun. Kaya I'm very thankful talaga sobra na nakabalik ako dito. Tapos may mga bagong mukha na, mga bata, mga new generation na parang iniisip mo na parang kayo-kayo lang din ng mga time ng mga bata pa kayo. Ay, nakakaano. So ayan, tayo na muna tayo ulit. Ayan, ito yung aroma. Yan, napoprotect yan sa ating coastal area. And this one, ito yung itong mga damo-damo na yan ay nakakatulong din para mga, pero hindi kakayanin ng mga yan dahil nga kung malakas ang bagyo, ano ba yung lakas ng bagyo para sa mga puno na ito, di ba nga katatapos lang ng bagyong Ulysses at kita nyo naman mga ano-ano pa yung mga puno natin dito. Ayan. So I'm your cousinerong rabiterong Pogi Kuya Lex, updated dito sa Barangay San Salvador, Masinloc, Zambales, Philippines. Welcome po kayo sa Barangay San Salvador.